Hi guys! This is Wella Abisamis and welcome back to my channel. So, kamusta naman kayo guys? Andito tayo ngayon para mag-test out ng isang sobrang murang product. For me ah, sobrang mura siya kasi 88 pesos lang siya and mukha siyang pang malakasan. Tingnan nyo ang aking kilay. O, diba? Plakado yan, mga mamsis. So, without further ado, kung gusto nyong malaman kung ano itong product na ginamit natin, just keep on watching! So, ito yung product na i-review natin ngayon. Says Lady yung pangalan niya. Marami siyang kiniklaim. Waterproof, long-lasting, at saka smudge-proof. So, i-test out natin kung talagang long wearing siya at saka kung smudge proof siya. So, ito yung pinaka product. So, ito na nga guys, i-test na natin. Nung binili ko siya, meron siyang ganito. Actually, marami akong binili nito, tatlo. Ito yung number 2 yung itatry na lang natin. Dun sa tatlong binili ko na tinted brow gel ng Says Lady, yung iba, ito ang kasama at saka itong gantong brush. Pero palagi ko hindi na natin to magagamit kasi ang hirap guys eh. Ang isa pala sa tip na mabibigay ko pag magkikilay kayo, yung dito kayo mag-start, yung ganto, yung mahaba. Kasi meron kang full control sa pinaka-brush. So, ito at saka ito dito, yan. Meron siyang parang pinakalagayan ng product. Isang pump lang. Konti lang yung ilalagay natin na product kasi feeling ko is sa ibang ano kasi sa yung mga dating nagagamit ko na mga brow gel, talagang sobrang konti lang ng product na magagamit mo sa kanila. Bali, kung mapapansin nyo, ingat na ingat ako sa pag-apply ng product. Ayan, tinay sobrang pigmented, 'di ba? Isang dip lang 'yon kinalat ko lang. Sobrang ano niya, sobrang dali niyang i-blend out. Dito ako nagsimula kasi 'di ba, usually dapat dito yung medyo makapal. And dahan-dahan lang sa nag-a-apply ng mga gantong product kasi kung totoo yung inaano niya, kiniklaim niya na long-lasting siya or smudge proof, mahirap siyang tanggalin unless buburahin mo siya talaga lahat or gagamitan mo siya ng concealer. So, ayun. Itong gantong product, hindi ko siya marerecommend sa mga beginner pa lang na nagkikilay kasi kailangan dito yung sanay ka nang humawak nito, hindi katulad ng sa pencil. Para sa akin kasi, mas madali yung gumamit ng pencil. And then, tapos tingnan nyo, diba? Tingnan nyo naman pagka may kilay. Ayan, ganyan itsura. Pagka walang kilay, ang lungkot. meron talagang kulang, di ba? So, again, anuhin natin siya. Sa kabilang side naman. So, medyo i-brush-brush nyo. Lalo na dito, sa gilid. Sa part na to, i-brush nyo na lang siya para mag-blend out siya. So, katulad ko, hindi pa sila pantay, diba? Okay lang yan, guys. Pwede natin pantayin yan. Huwag kayong mabahala.
Kaya dapat konti-konti product lang yung ano, yung ilagay natin para nakokontrol natin yung kapal or yung shade. Tama, yung parang nakokontrol natin yung kapal nung kilay natin. So, ayan. Kung hindi man pantay ang inyong kilay, okay lang. Tayong magkilay. So, ano ba ang ating masasabi dito sa product na to? Unang-una, sobrang affordable na itong product na to. Imagine for 88 pesos lang, mabibili mo siya. Yun nga lang, sa online mo lang siya mabibili sa Shopee. Tapos, madali siyang i-blend. Ang pinaka-technique lang na mabibigay ko sa inyo is konti-konti lang na product yung ilalagay nyo dun sa brush, tapos saka nyo siya sisimulan. Ako kasi lagi ako nagsisimula dito sa dulo kasi, di ba, ang kilay natin parang dapat gradient yung niya, effect niya. Dito, medyo makapal, tas dito, panitis. I mean, hindi masyadong ano, kitang-kita yung color, parang ganun. Or hindi masyadong makulay na makulay dito sa bandang unahan. Dito dapat yung darkest, dito lightest. Anyway, ayun, sobrang konti lang ng product na nilagay ko. Parang isang pump lang siya. So, may natira pa. Feeling ko kasha pa to sa isang pangkilay pa. So, sobrang tipid. Imagine ninyo, 88 pesos lang to. So, swak naman to sa budget natin na mga momshies. And feeling ko dito sa ganito kadami na kahit 6ml lang siya, baka tayo na yung magsawang gumamit sa kanya. Alam niyo yun? Diba may mga ano, may mga ganun pagkakataon, yung sawa ka na sa makeup mo, tapos hindi pa rin siya ubos. So, para sa akin, sobrang sulit na sulit talaga siya. At okay na okay talaga yung ganun na 88 pesos lang. Tapos ninyo, ganyan siya ka-pigmented. Ayan, ganyan siya guys. Pagka ano, nilapit ko siya sa camera. Tinitingnan ko nga siya dito sa salamin ko. Ang ganda niya talaga. Though ano to ah, yung ito yung mga pangmalakasang kilay, yung ano, hindi pang everyday look. Pero alam niyo, ako kasi okay lang sa akin yung mga gantong kilay since manipis ang kilay natin. Ayan. Ito yung mga tinatawag na mga pangdigmaan na mga kilay. O diba? Anyway, feeling ko nag-set na siya. Hindi siya ganun kadaling mag-set ha, pero hindi din ganun katagal mag-set. I mean, ano lang, tamang-tama lang para ma-blend mo siya na mabuti. So ngayon, nag-set na siya. Tingnan natin kung yung inaano niya, yung kiniklaim niya na smudge proof, ito to. So ito yung hands ko. Ayan, kita niya naman, wala, di ba? Anuhin natin siya. Ayan guys, so. Oops, nakikita niya ba? Wala. Tingnan nga natin. O, di ba? Ayan, no, hindi siya kumalat. Di ba? Smudge proof talaga siya. Dito ulit sa kabila, wait lang. Anuhin ulit natin ang ating kamay. Pakita ulit ang kamay. Ayan. Ayan. Actually, itong parang medyo sumama na to. Ano to? Yung foundation ko. Pero tingnan nyo guys, so hindi siya kumalat, diba? Smudge proof. Ayan na guys yung kilay ko. After almost 8 hours, parang wala pa rin pinagbago, diba? And marami nang ganap dyan. So tingnan natin kung siya ay smudge proof pa rin after almost 8 hours. Kasi ano to eh, natapos ako mag-makeup mga 5:30 ng hapon. So 12:39 na siya ngayon ng hating gabi. So, tingnan natin. Ayan. Pakita muna yung ano. Finger. Hello guys, oh, wala pa rin. Diba? Hindi pa rin siya nag-smudge. Ano yan? Oil. Dito sa kabila. Ah, ayun. Medyo dito. Ayan, medyo nag-iba na yung ano niya.
kabila. Ayun, meron na siyang konting transfer. Nakita niyo? Pero, ayan. Medyo nabura na ang ating kilay. Banda dito. Ayan. Pero not bad na rin, di ba? For 8 hours ba naman? Na, anong tawag dito? 8 hours ka na nakakilay ng pack. Not pack. So, ayan. Yan ang final update natin, guys. Sa ating kilay. Hindi naman siya nabura ng bonggam-bongga. Dito lang. Ayan lang. Nung kinuskus natin siya. I mean, nung ginanon natin siya ng ating kamay. So, merong konting transfer. So, hindi siya 100% smudge-proof pagka ilang hours mo na siyang gamit or ilang hours mo nang suot. Pero, not bad pa rin. Thank you for...